no, ang title po ng ating pag-uusapan mula sa Genesis 2, 21 to 24 ay ang disenyo ng Diyos sa pamilya. Ang disenyo ng Diyos sa pamilya. Ano ba ito? Bago natin puntahan yan, so makita nyo no, sa ating binasa ng kapatid Daken kanina, no, nag-umpisa kay Eva at Adan. No? Pinatulog ng Panginoon si Adan, yan yung unang tao. Tapos ginawa niya yung babae. Tapos dinala niya ito sa lalaki, kay Adan. Tapos nung magkasama na sila, sabi ni Adan, ito ay tulad ko. Yan. Laman ng aking laman, buto ng aking buto, no? Yung sinabi niya, babae. Tapos mapapansin natin pagkatapos noon, itong dahilan, kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila nagiging isa. Nagiging isa. Mamaya, titignan natin ano ba yung pamilya? Mahalaga ba ang pamilya? Bakit? Ano? Gaano ito kahalaga? Tapos titignan natin, may problema daw ang pamilya, no? Nagkaroon ng problema. Tapos titingnan natin anong disenyo ng Panginoon sa pamilya. Ano pa yung disenyo? Ayan. Saka natin titingnan itong ayan yung title nga, no? Ang disenyo ng Panginoon sa pamilya. So, yon. Yun po yung mga titingnan natin mga kapatid. Tayo po muna ay manalangin, samahan niyo po ako sa sasamahan. Panalangin, hingi tayo ng tulong sa Panginoon. Let's pray. Panginoon, salamat po sa hapon na ito. Nakasama ko muli aking mga kapatid kahit sa pamamagitan ng internet. Panginoon, pinupuri ka namin sa ganitong oportunidad or privilege, Panginoon, na makapaglingkod sa iyo, maalala ka sa pamamagitan ng Lord's Supper kanina, tapos ay makapag-fellowship sa pamamagitan ng pagkukwentuhan maya-maya, at maging Panginoon sa pakikinig ng inyong salita ngayon nga po. Ang dalangin ko po ay kayo po ang siyang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. Gamitin niyo lang ako, Panginoon, bilang tungtungan mo at ikaw ang siyang patuloy na mahayag. O Holy Spirit, ikaw po ang siyang mangusap po sa puso't isipan ng bawat isa po sa amin. At Panginoon, kung meron kayong gustong baguhin sa amin, ipaunawa niyo po iyon sa amin ngayon. At tulungan niyo kami na maging masunurin sa nais mo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God, no? Medyo maulan pa rin dito sa amin. Medyo lumalakas kanina, ang lakas ng hangin, tapos ang lakas ng ulan. Tapos ngayon, nag-lilo siya. Kasi nga, mag-share muna ako. Thank you, Lord. No? Salamat sa Panginoon sa panahon. Okay? Una, titignan natin, ang pamilya ay mahalaga. Yan. Ang pamilya daw po ay mahalaga. Sabi nga nung isang sabi nitong isang quotation, kung anong mangyari sa pamilya, ganoon din mangyayari sa buong bansa at sa buong mundo. Naniniwala po ba kayo doon? Palike naman sa inyong screen kung naniniwala kayo. Yes, no? Totoo naman, no? Kung ano daw yung nangyayari dito sa ating pamilya, maapektuhan po ang buong bansa, actually, yung buong barangay, tapos yung buong bansa, and so forth, no? And so on and so forth, no? Buong mundo. May epekto yan, no? Bakit mahalaga ang pamilya? Bakit ba mahalaga ang pamilya? Una, sabi dito sa Genesis 1:27, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Tapos kung babasahin natin ang sunod-sunod pa, ang mangyayari na ay binuo na, no? Nabuo na yung unang pamilya, si Eva at Adan, yung binasa nga kanina. No? Bakit mahalaga ang pamilya? Kasi ang pamilya ay gawa ng Diyos. No? Sa Panginoon galing itong prinsipyo ng pamilya. Nanay, tatay, tapos magkaka-baby sila, ganyan. Or nanay, tatay, pamilya na yun. No? Pamilya. So sa Panginoon galing, no? Ang Panginoon ang lumalang ng lalaki.
At hindi natapos doon. Nilalang din niya ang babae para sila ay maging isang pamilya. Okay? So, bakit mahalaga ang pamilya? Kasi ang pamilya ay gawa ng Diyos mismo. Galing sa kanya. Pangalawa, kasi ang pamilya ay ang basic unit ng ating lipunan. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, mahalaga ang pamilya kasi kung ano yung nangyayari dito sa loob, may epekto yan sa society, no? Sa lipunan natin. Kaya mahalaga na sa loob ng pamilya, naaalagaan, nagkakaroon ng pagmamahalan. Mamaya nga, titignan natin yan. At importante yun, no? Importante kasi nga, importante ang pamilya or bigyan ng attention ang pamilya kasi mahalaga na tignan natin yung nakaka-influensya sa ating lipunan. Wala iba kundi ang pamilya. Okay? Kasi ang pamilya ay basic unit ng ating lipunan. Pangatlong dahilan, bakit mahalaga ang pamilya? Kasi inatasan ng Diyos ang pamilya na mag-disciple ng pamilya at ng buong mundo. No? Mababasa natin una sa kilalang-kilalang mga talata sa Bagong Tipan, no? Bago itong sa awit. Mateo 28:18-20. Hindi ko na finlash, no? Sabi doon, no? Go ye and make disciples, no? Baptizing them, no? In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit, no? Ituro ninyo sa kanila lahat ng mga itinuro ko sa inyo, sabi ng Panginoon Jesus doon, di ba? Sa Mateo 28:18-20. So doon pa lang ay binigyan na tayo ng prinsipyo ng Panginoon na ang bawat isa sa atin na bahagi ng pamilya ay inatasan na mag-disciple ng iba pang mga tao o ibang pamilya at ng buong mundo. Sabi nga dito sa Awit 78:48, hayaan yung basahin ko, no? Ang sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. Ano ba yun? Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Mga gawang tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ay gumanap mga gawa niyang dakila. Verse 5, mayroon siyang patotoo na kay Jacob itinatag. Na. Mayroon siyang kautosan sa Israel iniatas. Ang utos sa ating nuno dapat nilang ipatupad. Ituturong lagi ito sa kanilang mga anak. Diba? Ayan na, yung mga inutos daw ng Panginoon. Sabi dito, yung mga patotoo ng Panginoon kay Jacob, yung mga inutos ng Panginoon sa bansang Israel, anong sabi? Ituturo daw, no? Ituturo lagi sa ating or sa kanilang mga anak, no? Sa ating mga anak. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral. At ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Hindi lang yung anak natin, kundi pati yung mga susunod pang henerasyon, no? Sa ganito, masusunod nilang lagi ang utos, ang matatag na pag-asa'y ilalagat nila sa Diyos at ang dakila niyang gaway, hindi nila malilimot. Verse 8, sa kanilang mga nuno, hindi dapat na pumaris. Hindi dapat na pumaris, no? Tapos, ang sabi dito, na matigas ang damdamin sa Diyos ay naghimagsik. Huwag daw dapat yun. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis, ang pag-asa ay marupok at kulang ng pananalig. So ito naman yung huwag gagawin. No? So dito mapapansin natin, lalo na sa unang bahagi po ng mga talata, no? Na ine-encourage tayo ng sumulat nitong awit na ito na iipasa natin yung mga prinsipyo mula sa Biblia o mga aral mula sa Panginoon ay ipasa natin sa ating mga anak at sa mga susunod pang generasyon. Diba? So dito, ayan na, no? Makikita, no, na ang pamilya ay mahalaga kasi inutusan ng Diyos ang tayo bilang bahagi ng pamilya. Inutusan tayo ng Panginoon para mag-disciple ng iba pang pamilya. At hindi lang yon, ng buong mundo. Yan. Sabi ko nga, no, sabi nga ng isang ano, kasabi ano, kung ano yung nangyari sa pamilya, maapektuhan ng ang lipunan, ang barangay, maging city, tapos ang buong bansa, maging ang buong mundo. So, one family at a time, di ba? Kapag nag-disciple tayo ng isang, alimbawa, kapitbahay natin, may epekto yan sa buong mundo. Okay? So, tuloy-tuloy lang, no? I-disciple natin sila dahil yan ang tagubili ng Panginoon.
At mahalaga ang pamilya kasi nga inutusan tayo ng Panginoon na mag-disciple. Okay, bakit pa nga ba mahalaga ang pamilya? Meron pang nailista dito. Letter D. Dahil ang pamilya ay isang larawan ng pag-ibig ng Diyos sa atin at relasyon natin sa Kanya. Okay? Bakit daw mahalaga ang pamilya? Kasi larawan ito ng pag-ibig ng Panginoon. Kagaya nito, tulad ng relasyon ng ama at ng anak. Sabi sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Diba? So kapag ka nakikita natin, no, nakikita natin yung pagmamahalan sa pamilya, halimbawa yung mag-ama, naaalala natin yung pagmamahal ng Diyos Ama sa atin. Diba? Itinuturing niya tayong mga sariling mga anak. Minsan, may mga makikita tayo, mga bata, walang pamilya, pero kapag nakaranas sila ng pag-aampon ng isang mabuting pamilya, no, maaalala nila, ang Diyos, inampon din ako. Diba? Inampon din tayo, kumbaga. Diba? Kasi dati hindi niya tayo kamamilya. Pero nung nagtiwala tayo kay Jesus, tinuring na tayong mga anak. Diba? So yun yung naaalala natin, no? Kaya ang pamilya ay isang refleksyon, no? Larawan ng pag-ibig ng Diyos sa atin at sa relasyon natin sa Kanya. Ano pa? Sabi din dito sa Matthew 7:11, kung kayong masasama ay marunong magbigay, na, diba? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Diba? Malinaw, no? Napakalinaw. Tayo nga daw, hindi naman tayo mabuti. Actually, sabi nga sa verse na ito, masama nga tayo eh. Tayo mga tao, di ba? Pero kung titignan mo, lalo na dito sa Pilipinas, napaka mapagmahal sa pamilya yung mga tatay. Pag titignan mo yung mga tatay o yung mga magulang, puro mabuti, no? Susubo na nga lang nila ibibigay pa sa anak, di ba? So ganun kabuti ang ugali ng mga magulang. Ang sabi nga, tayo, hindi naman tayo likas na mabuti o hindi tayo perfecto. Pero kahit ganoon, nagbibigay pa rin tayo ng mabuti sa ating anak. Lalo na ang Panginoon, perfecto siya. Wala siyang kasalanan. No? Lalong mas makakabuti sa atin yung lagi niyang gusto. Okay? Yan yung sabi nitong talata. So kung nakikita natin yung sa ating pamilya, naaalala natin kung gaano kadakila yung pag-ibig ng Diyos. Di ba? Sa pa, dahil ang pamilya ay isang larawan ng pag-ibig ng Diyos sa relasyon bilang mag-asawa naman. Ikalawang Korinto 11 verse 12. Sabi po dito, nag-aalala ako sa inyo tulad ng pag-aalala ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki. Walang iba kundi si Kristo. Yan. Kapag ikakasal, no? Kapag ikakasal yung babae at lalaki, ang matindi, nag-aalab yung pag-ibig, no, ng bawat isa. No? At lalo na yung pagmamahal ng lalaki. Diba? Hanggat maaari nga, ayaw niyang gapuan ng langaw. Yan, or ng lamok. So yung protection niya, minsan kapag wala pa dun sa simbahan or wala pa sa garden wedding, no, natawagan niya. Bakit wala pa yung mapapangasawa ko? Mga ganyan, na nag-aalala siya. No? Ganun yung pag-aalala ng Panginoon sa atin. No, ganun din yung pag-ibig ng Panginoon sa atin bilang church. No? Kaya tuwing nakikita ng, halimbawa, ng ating mga anak, kapitbahay, nakikita sa ating pamilya yung pagmamahalan natin, lalo na sa mag-asawa, nakikita nila yung pagmamahal natin sa ating asawa, maaalala nila, ang Diyos ganun din magmahal. Si Kristo ganun din magmahal sa church. No? So ito ay ang pamilya ay larawan, no, ng pag-ibig ng Diyos sa atin at yung relasyon natin sa Kanya. Isa pa po, pag-aaral, no? Si John Unwin, gumawa siya ng pag-aaral. Ayan. Nag-aaral siya ng mga 87 civilization. Nag-aaral siya at sa loob ng 4,000 years. Si Anwin, hindi siya nabuhay ng 4,000 years. Ha? Yung pinag-aralan lang niyang mga history. Yan. So, halimbawa, meron dito history 0 BC, mga ganyan, hanggang nakaabot siya ng 4,000 years. No? Sa pag-aaral niya, nung 87 civilizations na yon, sabi doon,
Sabi niya, when the family goes down, the civilization also goes down. No exceptions. Ibig sabihin, sa lahat ng pinag-aralan niyang civilization, eh, nas 87, kapag napapansin niya dun sa history na yon na ang pamilya o kaya ang values ng pamilya ay bumagsak. Yung bansa na yon o yung civilization na yon bumabagsak din. So yun yung na-discover niya. Kaya napakalaga, no? Kung bakit na ang pamilya ay napakalaga. No? Kasi napakalaki ng epekto nito. Hindi lang sa ating tahanan, kundi sa buong mundo. No? Ngayon, dito, isa pang mapapansin natin, no? Sabi dito, home is the bottom line of life, the anvil upon which attitudes and convictions are hammered out, the single most influential force in our earthly existence. No price tag can adequately reflect its value. Ibig sabihin, ano ibig sabihin ito? Ibig sabihin, yung tahanan, no? Yung tahanan ang pinakasukdulan ng buhay, no? Dito sa mundo, no? Dito sa mundo. At ang sabi dito, ito ang pinaka-influential force sa ating pamumuhay habang nandito tayo sa mundo. Ang tahanan. Kasi bakit? Mula nang ikaw ay pinanganak hanggang ikaw ay magkaedad, hanggat hindi ka lumalabas dito sa iyong bahay or sa iyong tahanan, yung mga nakakasama mo, sila lagi nakaka-influensya sa iyo. No? So napakahalaga ng pamilya at napakahalaga kung ano'y nangyayari sa loob ng pamilya. Okay? Dahil yan ay ilarawan ng pag-ibig ng Diyos. At nakaka-influensya to sa buong mundo. Okay, pangalawa, ang pamilya ay may problema. Uy, mali yung nakalagay, no? Edit natin. Mapapansin natin, kanina, ang pamilya ay mahalaga, no? Ayan. Kita natin, no? Ang pamilya ay mahalaga. Kaya lang, alam niyo po mga kapatid, gustuin natin o ayaw man natin at gusto or sa gusto, isang katotohanan po na makikita natin sa ating mundo ngayon ay hindi exempted na ang pamilya ay magkakaroon din ng problema. Natandaan natin, no? Kahit na sabihin natin, ay, Kristiyano naman yung aming pamilya, Kuya Mark, hindi po exempted. No? Hindi tayo exempted, mga kapatid. Kaya sabi ko dito, ang pamilya ay may problema. Ano yung problema? Tayo ay under attack. No? Genesis 3, kung papansinin natin, no? Sa unang pamilya pa lang, no? Inatake na ng kalaban, no? Ng kaaway. Dahil mahalaga ang pamilya para sa Panginoon, ito ang laging punteriya o target ni Satanas na masira. Diba? Mahalaga ang pamilya eh. Sa Panginoon, napakahalaga nito. Pero dahil mahalaga ito sa Panginoon, ito yung kinatarget ni Satan. No? Tandaan natin, no? Ito ang isa sa number one target ni Satan. Isa sa number one. Parang problema. Isa sa lagi niyang pinupuntiriya. No? Yun ang ginagawa ni Satan. Actually, yun ang ginawa niya sa unang pamilya, Genesis 3. Kung babasahin natin yung buong chapter, ito yung nagkasala yung tao si Eva at Adam. Sila yung unang pamilya. Pero sinira sila ni Satanas. Sabi doon, si Eva, naakit siya sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kumuha siya ng bunga. Ano yung utos ng Panginoon? Huwag kayong kakain sa puno na nasa gitna, yung pagkakilala ng mabuti at masama. Pero nung lumapit si Eva, inakit siya ni Satanas. Ang sabi ng ahas, masarap yan. Tumuha ka. Hindi, sabi ni Eva, sabi ng Diyos, magkakasala kami. Sabi ng Diyos, mamamatay kami pagka kumain kami niyan. Ha? Sabi ni Satanas, hindi totoo yun. Pag kumain kayo niyan, magiging kagaya kayo ng Diyos. Inedit niya. No? Inedit ni Satan yung naman ng Bible. Dinagdagan niya, sabi niya, magiging kagaya kayo ng Diyos. Ang sabi lang naman ng Diyos ay, huwag kayong kakain yan, mamamatay kayo. Ang ibig sabihin ng Panginoon sa mamamatay ay, mahihiwalay kayo sa akin ng walang hanggan. So yun, sa madalit salita, kinain ni Eva, binigyan niya si Adan, kumain sila, nagkasala. Anong nangyari sa pamilya? Nasira dahil sa kasalanan. Nagkaroon ng kasalanan sa puso si Eva, maging si Adan. Nagdagdagan pa, nung kinausap sila ni Yahweh, nagsinungaling sila. Di ba?
So nadagdagan ng nadagdagan, doon nagsimula sa pagkain nila ng bunga ng mabuti at masama. Okay, so sinira ni Satanas. Ngayon, ang pamilya ay mayroong problema, no? Under attack tayo. Ano ba yung mga halimbawa ng mga strategy ni Satan, no? Para sirain yung ating pamilya. Naglista tayo dito ng ilang mga halimbawa. Una, solo parent homes. Ito yung mga tahanan na wala yung asawa. Minsan ay namatay, yung iba namatay, no? Yung iba naman ay ito yung madalas ay mag-isa lang iniwan, no? So makabilang bahay, kumbaga, no? Sabi nga ng iba. So solo parent or solo parent homes. Yung iba naman nag-a-abroad yung asawa hanggang sa nagkaroon ng pamilya yung asawa doon. Naulila na, kumbaga, no? Kahit buhay pa yung asawa, ang tawag doon solo parent homes, no? Mag-isa na lang ng babae or mag-isa ng lalaki na nag-aalaga sa kanyang anak. Sabi ng balita noong ng GMA, GMA 7 yung nagbalita, 2006 yata to. Sabi dito, 14 milyong Pilipino ay solo parents. Diba? 14 milyong Pilipino solo parents. Tingnan nyo, ha? Kawawa naman yung mga bata. Hindi masyado naalagaan dahil sa solo parent homes. Dahil dyan, hindi rin masyadong matutukan, lalo na yung spiritual na aspeto ng mga bata. So, sa ganyang paraan, tinitira tayo ni Satan. Divorce, annulment. Sabi ng ilang mga pag-aaral sa US, isa sa dalawang mag-asawa ay naghihiwalay o nagdi-divorce sa kanilang bansa. Nakakalungkot, no? Actually, malaki impluwensya ng Amerika sa atin. Paborito natin mga movies, Hollywood movies. No, tuwing nanonood tayo ng ganyang mga movies, kumbaga medyo nakaka-influensya ito sa atin. Kung hindi i-explain ng ating mga magulang, ang magiging tingin natin sa divorce ay normal na lang. Alam nyo ba yung 1 out of 2 na mag-asawa? Ibig sabihin, 50% ng populasyon ng mga mag-aasawa sa US ay nakaranas ng divorce. At dito rin sa atin, may mga ganyang mga nangyayari, no? Annulment naman yung tawag sa atin. Actually, mamaya pag-uusapan natin yan. Okay ba yun? Ano ba sabi ng Bible sa divorce? Ayan, mamaya titignan natin yan. Mga maling values, yan, mga naituturo sa atin ng media, ganyan. Premarital sex or teenage pregnancy. O, makikita natin may mga teenager na nabubuntis ng teenager pa lang, no? Hindi pa kasal, nagkakaroon ng pagtatalik. So, malinaw yun. Kasalanan sa Panginoon. Pero, sa tingin ng iba, kumbaga, sabi nga ng iba, mas okay kung mag-live-in muna kayo para ano, para makilala nyo ang isa't isa. Yun yung sinasabi ng iba. So, sa paningin ng iba, tama to. Pero, sa prinsipyo ng Diyos, hindi okay. Ano pa? Gender confusion or same-sex marriage. Yung iba, gender confusion. Halimbawa, sasabihin ng iba, bata pa lang ako. Nararamdaman ko na talaga. Halimbawa, lalaki ako, no? Nararamdaman ko na talaga ng pusong babae ako. Isa yan, mga kaibigan, no? Isa yan sa kasinungalingan ni Satanas. Actually, scientifically, no? Bawat isa sa atin, babae man o lalaki, may part sa atin na genes ng, halimbawa ako lalaki, mayroong part sa akin genes ng nanay ko, ni Nanay Mariet. Feminine gene, no? Minsan nangingibabaw yung ganong genes. Pero hindi ibig sabihin nun BADING ka na, no? Bading ka na or what, no? Hindi ibig sabihin nun mamumuhay ka na ganun yung ipapamuhay mo. Hindi. Kasinungalingan po yan ni Satan, no? Wag ituro nyo po sa mga kakilala nyo na ganun yung kaisipan, no? Kasi actually, sasabihin ng iba, pinanganak akong ganito. Hindi totoo yun. Pinanganak kang hubad, dapat hubad ka hanggang ngayon. Di ba? kung piloso po lang ang usapan, di ba? Hindi dapat nakahubad ka, pinanganak kang hubad eh. Yun yung iniisip na iba. Hindi ganun, no? Pinanganak akong pusong babae or pusong lalaki, kaya tomboy ako or what. Hindi ganun, no? Ang Panginoon, ay ang prinsipyo, malinaw sa prinsipyo ng Panginoon. Nilikha ng Panginoon, babae at lalaki. No? Babae at lalaki lamang. Other than that, ay kasinungalingan. Gender confusion, same-sex marriage. Kasalanan niya. Kasinungalingan niya na galing kay Satan. No? Addiction to internet games or internet or games. No?
isa rin siya ginagamit ni Satan na pornography, na may mga kahit mga pastor, may mga ganyang mga struggles na ipag-pray natin sila. Okay, substance abuse, no, drugs or alcohol, mga ganyan, no? Media content or sex violence, etc. Sa mga palabas, no, yung epekto ng mga palabas, yung mga nangyayari sa palabas, no, under attack ang pamilya. Kung hindi natin nababantayan, magkaka-problema, lalo na sa ating mga anak. Okay, mahalaga ang pamilya at ang pamilya ay under attack. So ano nang mangyayari? Merong solusyon ng Panginoon dyan. Kaya nung simula pa lang, gumawa siya ng isang pamilyang dinisenyo niya. Okay, tingnan natin ang pamilyang disenyo ng Diyos, no? Para hindi tayo maatake, no? Para hindi tayo maatake ng mga ito, no? Mga strategies na ginagamit ni Satanas. Babalik tayo dito sa pamilyang disenyo ng Diyos. Simulan natin sa mag-asawa. Ang mag-asawa ay bibiro. Maghapong nakatayo. Ay, nakayuko. Ngayon, ganun ba yan? Hindi. Magtanim yun. Magtanim ay bibiro. Okay. Ang mag-asawa ay permanente. Sabi dito, ang mag-asawa, permanente. Mark 10 verse 9, sabi dito, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Yan. May mga maririnig tayo. Bakit itong naghihiwalay? Bakit ito? May kakilala ako, ganyan. O, edi, tapos na yon. Hayaan nga sila. Ngayon, anong sinasabi ng Panginoon? Ano ba yung prinsipyo ng Panginoon sa divorce? Or pag-aasawa, sorry. Permanente daw ito. Sabi ng Panginoon, Genesis 2, 21-24. Balikan natin yung unang mag-asawa. Kaya, pinatulog ng Panginoon kay Yahweh ang tao. Samantalang naihimbing, kinuha, yung tao dito, si Adan, no? Samantalang naihimbing, kinuha niya ang isang tadyang ito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa ng isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Verse 23, sinabi ng lalaki sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. Verse 24, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila nagiging isa. Okay, isa. Yan. So dito, may mga hinighlight po ako dito. Umpisa natin doon sa verse 21. 22 pala, yan. Dito, tingnan natin ito muna. Sabi dyan ay, dinala niya ito sa lalaki. Sino nagdala? Ang Panginoon, no? Ang pamilya ay disenyo ng Diyos, no? Siya ay nagpasimula. Nung ginawa ng Panginoon ang lalaki, gumawa siya ng babae. Ang ginawa ng Panginoon, nung ginawa niya yung babae, dinala ng Panginoon yung babae malapit sa lalaki. Yan. So, sa Panginoon galing, no? Sa Panginoon nagsimula yung pag-aasawa o yung pamilya. Okay? Ang pamilyang disenyo ng Diyos, ang mag-asawa permanente. So, ang Panginoon, sa kanya galing to. Ngayon, kasunod. Sabi dito sa kasunod na naka-highlight natin, iniiwan. Ano ibig sabihin ng iniiwan? Iniiwan ang lahat ng kakumpetensya niya sa relasyon. Dati kasi, nung mag-isa pa lang si Adan, ang kasama niya lagi yung mga animals. Pinangalanan nga niyan isa-isa. Tapos yung mga puno. Yan. Yung mga nilikha pa ng Diyos na iba. Pagaya ng mga ilog, sapa, dagat, ganyan. No? Yun yung mga kasama dati ni Adan. Pero sabi dito, ito ang dahilan. Dumating naman sa atin to, no? Sabi dito, iniwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. So nung dumami ni tao, kagaya natin, nung kasawa kami ni Abby, iniwan ko sila nana at tatay. Iniwan ni Abby sila mama at papa. So gano'n, no? Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Ibig sabihin nun, iniiwan niya ang lahat ng kakumpetensya sa relasyon. Kagaya, hindi lang yung mga tao, no? Mga hilig or hobbies. Nung binata or dalaga pa kayo, ano yung mga hobbies mo? Kung nakaka-apekto yun na napapasama yung relasyon nyo, iniiwan mo na yun. Yung ibang relasyon, kagaya nung sa magulang, iniiwan mo. Huwag pipiliin ang relasyon sa magulang o katrabaho o relasyon sa iyong anak, no? Na mas higit kaysa relasyon mo sa iyong asawa. No?
mas mahalaga pa rin ay yung relasyon ng mag-asawa. Yun yung pinaka ng ibabaw. Pero sa lahat ng ibabaw ng relasyon natin sa Diyos, pangalawa, relasyon natin sa mag-asawa, sa ating asawa, no? Iniiwan, no? Iniiwan natin yung relasyon natin sa iba. Pero hindi puputulin. Hindi puputulin. Nung iniwan ko sila nanay, hindi naman ibig sabihin nun, hindi ko na siya nanay. O kaya, si tatay, hindi ko na siya tatay. Hindi. Nung nagpakasal kami ni Abby, at iniwan ko ang aking mga magulang, hindi na putulin yung relasyon namin sa kanila. Sabi nga sa Ephesians 6:2, igalang mo ang iyong ama't ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ano ibig sabihin ng paggalang? Iiwan mo lang pero igagalang pa rin yung mga magulang. Halimbawa, pag may kailangan sila, tutulungan, bibigyan. Pag may mga mali silang mga nagagawa, huwag silang pagchichismisan. Ang ganun yung paggalang. Huwag palampasin yung mga pagkakataon para igalang. Regaluan sila pag may birthday, mga ganyan. Pagpapakita ng paggalang. Pag dumadalaw sila, nagmamahal ka. Paggalang yun. O kaya ay pinaglilingkuran mo sila. Okay? Sa iba't ibang paraan. Paggalang yun. Or nagmamalasakit ka sa kanila. Paggalang yun sa mga magulang or sa in-laws. So, iniiwan natin sila pero ginagalang pa rin. Ngayon dito, sa kasunod na naka-highlight, no, nagsasama at nagiging isa. Ibig sabihin nito, ay pipiliin mo ang asawa mo kaysa sa ibang relasyon, kahit anuman ang tugon niya sa iyo. Kasi nagiging isa na kayo. No, ibig sabihin, mamahalin mo siya kahit hindi ka na laging sinasabi ng I love you, mamahalin mo pa rin siya. Intentional mong pipiliin yung asawa mo. At gagawa ka ng paraan para mapalago yung relasyon ninyong dalawa. No? Parehas na may hilig siya sa ganito, pinag-aaralan mo yung hilig niya, nakikijoin ka sa kanya. O kaya parehas kayo, nag-discover kayo ng mga iba't ibang mga activities together. No? Pagbibigyan mo siya, halimbawa gusto niya manood ng Korean novela, pagbigyan mo siya, huwag mo naman siyang tutulugan. No? Mga ganon, nakikitawa ka kapag ka nakakatawa yung movie. Ganyan. Meron kayong mga parehas ng mga kaibigan. Ayan. May parehas kayong kaibigan kasi nakakatulong yun para mas lumago yung inyong relasyon. Ang pagiging mag-asawa ay permanente. Tandaan po natin, no? Ang pagiging mag-asawa ay permanente. Baka tatanungin ng iba, sasabihin nila, Kuya Mark, paano yung sinasabi sa Marcos 10 tungkol sa divorce galing kay Moses? O, hindi pag-aralan natin. Marcos 10, 2-9. Basahin ko muna po, ha? May ilang pariseyong gustong subukin si Jesus. Kaya lumapit sila at nagtanong, naaayon po ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Sumagot siya, ano ba ang utos ni Moises sa inyo? Sumagot naman sila, ipinahihintulot po ni Moises na ang lalaki ay gumawa ng kasulatan ng paghihiwalay bago niya hiwalayan at palayasin ang kanyang asawa. So na, pwede pa lang mag-divorce, sabi ni Moses. Sabi ni Jesus. Ngunit sinabi ni Jesus, ginawa ni Moises ang utos na iyon dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit, simula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya ang tao na lalaki at babae. Ito na yung kasunod. Dahil dito, yan, inulit ni Jesus yung sinabi sa Genesis. No? Kinote ni Jesus yung sinabi sa Genesis. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalaway magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Okay, dito malinaw po, no? No? Malinaw. Na sinagot ng Panginoon yung mga nagsasabi, at pwede naman po mag-divorce, sabi ni Moses. Ang mahalaga lang, meron kaming kasulatan. Ginawa lang yun ni Moises kasi ang titigas ng ulo nyo. Pero sa totoo, ang prinsipyo ng Diyos, ito, yan, inulit niya, di ba? Nung unang-una pa lang, ang prinsipyo ng Diyos dito, kung mag-asawa kayo, pinag-isa kayo ng Diyos, hindi kayo pwedeng paghiwalayin. No? Hindi kayo pwedeng paghiwalayin ng tao. Pinagsama na kayo ng Diyos. Iisa na kayo. Ngayon, permanente. No? Permanente ang relasyon. Mag-asawa ayon sa Diyos. Kung kukontra ka dito, kung hindi ka sang-ayon dito sa Marcos 10, 2-9, sa explanation mismo ni Jesus, ito ang sabi niya. Marcos 10, 11-12, sinabi niya sa kanila, kapag hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba,
siya ay nagkakasala ng pangalan niya sa kanyang asawa. Gayun din naman, ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay nagkakasala rin ng pangalan niya. Okay, at kung namumuhay ka sa pagkakasala, alam mo na kung saan ka tutungo. Diba? Diba? Kasi kung nakipag-isa ka sa Panginoong Hesus, tuturuan ka niya ano yung mga tamang prinsipyo. Pero kung hanggang ngayon, hindi ka nakipag-isa sa Panginoong Hesus, namumuhay ka sa pagkakasala, nag-away kayo ng asawa mo, gusto mo nang hiwalayan siya, nakipag-asawa ka sa iba, pamumuhay yan sa pagkakasala. Hindi ka nakipag-isa sa Panginoong Hesus, sa impyerno ka na. Okay? Kaya pag-isipan nyo, mga kapatid. No? Pag-isipan natin. Sabi nga dito, ang pamilya na disenyo ng Panginoon ay permanente. Malakias 2:16. Nasusuklam ako. Ha? Nasusuklam ako sa pagpapalayas at paghihiwalay ng mga mag-asawa, sabi ni Yahweh ng Israel. Napupuot ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa. Kaya nga maging tapat kayo sa inyong asawa. Ayan na, 'di ba? Nasusuklam, no? Ayaw na ayaw ng Panginoon ng divorce. So kung ayaw ng Panginoon ng divorce or paghihiwalay or annulment, ano ang gagawin natin pag nagkakaroon ng problema sa ating buhay mag-asawa? Ayusin. No? Walang ibang solusyon po, ayusin. Ang divorce po ay hindi solusyon. Actually, gawa rin niya ni Satan. Sasabihin ng iba, kahit Kristiyano, ha, may mga ganito nagsasabi. Idaanin natin sa legal, no? Idaan na lang natin sa legal. Kung ikaw hindi ka na masaya sa iyong asawa, nagsasuffer ng inyong mga anak, idaan natin sa legal. Mag-annulment na lang kayo. Kasi nungalingan po yun ni Satan. And you know, si Jesus din mismo po nagsabi. Kinote pa ni Jesus dito, di ba? Kinote pa ni Jesus yung sinasabi ng Panginoong Diyos sa prinsipyo niya tungkol sa pag-aasawa. Di ba? So wag natin, ano, wag nating lolokohin ng Diyos. Wag nating papaniwalaan ang kasinungalingan ni Satan. Ang divorce po hindi sagot yan. Pag merong nagsabi sa inyong ganyan, kahit pastor, bugbugin nyo. Hindi, biro lang. Ipag-pray mo sila. Ipag-pray natin sila. No? Wag pang hawakan yung mga kasinungalingan ni Satan. No? Wag na wag. Okay. So ang Diyos nasusuklam siya sa paghihiwalay sa divorce or sa annulment. Okay. So malinaw naman po dyan. Ang sabi na, sabi nga, no, kapag may problema sa ating buhay mag-asawa, ayusin. Huwag na huwag mag-iisip ng annulment or divorce. Balikan natin yung kanyang tagubili, no? Tagubili ng Biblia tungkol sa mag-asawa. Colossians 3:18-19. Basahin ko na lang po. Sabi po dito, mga babae. Colossians 3:18-19. Mga babae. Wala po dyan, ha? Sorry po, wala dyan. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Sapagkat iyan ang naaangkop sa mga nakipag-isa sa Panginoon. Pangalawa, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Ayan, di ba? So makikita natin yung sinabi ng Panginoon sa mag-asawa permanente, kung magkaroon ng gusot, magkaroon ng problema, balikan natin ito. Ikaw, babae, ano yung role mo? Pasakop ka sa iyong asawa. Sapagkat yan ang naaangkop sa mga nakipag-isa sa Panginoon. Ayan, no? Pangalawa naman, ikaw naman lalaki, may problema ka sa asawa mo. Sabi ng Panginoon naman dito, kahit masyadong masalita yung asawa mo or ano, nasasaktan ka o kaya chinichismis ka sa iba. Sabi dito, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Huwag kayong maging malupit sa kanila. Okay? So babalikan natin ito. Okay? Balikan natin ito sinasabi ng Panginoon sa Colossians 3:18-19. Ngayon, balik tayo sa divorce. Sa mga may asawa dito, okay, sa mga may asawa, raise your hands. Yeah. Raise your hands. Okay, sa mga may asawa, tignan po natin itong nasa screen. Sukatin natin yung tingin natin sa divorce or annulment. Tuwing nagkakaroon po ba kayo ng problema? Yan ha. I-erase nyo lang. 1 to 7 itong makikita nyo sa ating screen. Pili lang kayo ng 1 to 7. Isa lang na number. Okay? Sa erase nyo lang o kaya i-encode nyo sa ating group chat. Tuwing nag-aaway kayo ng iyong asawa, yung matinding away talaga, matinding away. Tapos para bang ano, para bang nawala na yung pagmamahal mo sa kanya. Okay? Para bang ano, para bang kung hindi man nawala ay 50%
bumagsak yung pagmamahal mo sa kanya. Ayan. Tapos, mag-isa ka. Inaway ka niya. Mag-isa ka nila. O nag-away kayo. Mag-isa ka. Nag-iisip ka. Minsan ba, no, nasagi sa isip mo na mag-divorce or maghiwalay kayo or mag-annulment kayo? So, pakichat po, no? Kung ikaw naisip, ay, hindi ko yan naisip, Kuya Mark. E di i-type mo number one, no? Number one, sagot mo. Kung ang naisip mo dati, kahit minsan lang, ha? Kahit minsan, nung nakaraang nag-away kayo, halimbawa, sana hindi, no? Yun yung naisip mo. Parang naisip mo mag-divorce, pero sana hindi. Sana hindi kami mag-divorce. O kaya, number three, siguro hindi kami mag-divorce. Yan. O kaya, number four, baka mag-divorce kami, pero baka hindi rin. Baka gustuhin ko ng mag-annulment kung laging ganito yung pag-aaway namin. Yan. I-rate nyo yung sarili nyo. Ha? Number five, baka, oo, siguro, pipiliin ko na lang itong ano. Baka, siguro mag-divorce na lang kami. Pag naulit pa to ng tatlong beses, siguro, ganyan. Tapos, number six, ito na, wini-wish na niya, no? Ay, nako, pagod na ako sa buhay mag-asama nito. Sana maghiwalay na lang kami. Ayan. O ikaw naman tong number 7. Ay nako, hiwalay na ako, hiwalay. Pupunta na ako sa attorney. Diba? Okay, paki-type na po ang inyong ano, inyong pipiliin kung ikaw ay nagkaroon ng problema sa iyong asawa. Paki-chat po, no? Paki-chat po dito. Hintayin ko. O kaya isenyas nyo. Ikaw nanay, Ate Jane, kung ikaw ay may asawa, o kaya ikaw nanay, anong sagot mo? Number 1 or number 7? Pakisenyas po, ha? Pakisenyas. One. Nakikita ko one. Ayan, one. Yes, thank you sa mga sumasagot. Three. Siguro hindi. Siguro hindi kami magdi-divorce. Yung one kasi hinding-hindi. Ate Jane, ha? Hindi ka pa man nag-aastawa. Meron ka ng ganun pag-iisip. Ha? May divorce ka ng pag-iisip. Ha? Ay, si kapatid na Ken, eight... Walang 8 dito, Kap. Oh, sana 1. No? Sabi po dito sa isang, sabi po ni Dr. Ed Whip, isa siyang doktor, no, na nag-aral siya ng tungkol sa pag-aasawa, ganyan. Sabi dito, retaining the idea of divorce in your emotional vocabulary, even as a last-ditch option, will hinder the total effect you would otherwise pour into your marriage. Ibig sabihin, pagka may pinanatili ka, or may iniwan ka sa isip mo, no? Na idea pa lang, ha? Or at emosyon, no? No? Sa iyong puso, sa iyong isip tungkol sa divorce, ayan, sa divorce. Kahit na ito ay pinakahuling option mo na, ayan. Na iniwan mo sa iyong isip. Kapag ka matinding away namin, siguro isa yan sa iisipin ko, magdi-divorce kami. Kung may iniwang kang ganong kaisipan, no, sa iyong isip or sa iyong puso, it will sabotage your attempts to improve your relationship. Ibig sabihin, sisirain niya lahat ng mga pagpupursigi mo na mapaayos pa ang iyong buhay mag-asawa. No? Kahit 1% ng pag-iisip tungkol sa divorce or sa paghihiwalay, pipigilan niya yung mga effort mo na para lumago pa sa iyong buhay mag-asawa. Ano ibig sabihin niya ito? Ito yung sinasabi ko. Pagka ikaw ay pumunta dito sa number 2 hanggang number 7, kahit number 2 ka lang, no? Kapag meron ka sa iyong puso, sa iyong isip na nandito sa number 2, yan ang gagamitin ni Satan para pigilin ka, para mas mapaayos pa ang iyong relasyon sa iyong. Kaya, wag na wag, no, mga kapatid. Wag na wag kayong mag-iisip kahit number 2 lang. Ate Jane, alisin mo yung number 3 sa iyong isip. Pinili mo kanina. Siguro hindi. Alisin mo na yan. No? Para yung relasyon mo sa iyong asawa, sa future husband, ay hindi masisira. No? Gagamitin kasi ni Satan yan. No? Kahit maliit lang, no, na bahagi sa iyong puso't isipan, no, na pag-iisip tungkol sa divorce or paghihiwalay, gagamitin ni Satan para kayo ay mapaghiwalay. Okay? Kasi ang goal ni Satan, sirain. No? Ang pamilya kasi disenyo ng Diyos ay permanente. Eh, ang goal ni Satan, kahit maliliit lang na tipak, no, sa iyong relasyon, sisirain niya ang permanenteng relasyon na yan. Okay? Huwag niyo nga hayaan si Satan. Okay. Ang pamilya na disenyo ng Panginoon ay sa mag-asawa, intimate dapat.
Okay, sa mag-asawa. Okay, mga mag-asawa, makinig kayo. Yung mga anak nyo, takpan nyo muna yung mga tenga nila. Okay, sa mag-asawa muna ito. Genesis 2:24. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang, debiro lang. Iniiwan ng, pwede rin makinig yung mga anak po, yung mga walang asawa. Prinsipyo to para sa inyong future, no? Kung gusto yung mag-asawa. Genesis 2:24. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Yan, iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila nagiging isa. Okay? So, ang mag-asawa po ay nagiging isa sa lahat ng aspeto. Ito man ay sa emotional, spiritual, or sa physical. So, kung ano ang kay babae, kay lalaki rin yan. Kung ano ang katawan ni lalaki, kay babae yan. So, yung physical. Nagiging isa na eh, no? Ang emotion ni babae, sana nauunawaan din ang emotion ni lalaki. So, nagkakaisa. Ang spiritual, no? Ang pananaw ni babae tungkol sa Diyos, ay yun din sana ang pananaw ni lalaki tungkol sa Diyos. Yan. So, nagiging isa. Kung hindi man ganun, kailangan dating mag-effort. Kasi ito yung prinsipyo ng Panginoon, nagiging isa, no? Ang babae at lalaki. Okay? So, kung hindi pa kayo ganyan, magpursige po tayo. Kung sa emotion man, kung sa physical man, hindi kayo isa, sa spiritual man, magpursige po tayo. Magtulungan bilang mag-asawa para maging isa sa lahat ng aspeto. Okay? Kasi yan ang prinsipyo ng Panginoon. Okay? Mas okay, ito halimbawa sa physical. No? Kung physical lang yung attraction mo sa iyong asawa, ito, mga singles, no? Mga single ladies at saka single gentlemen. No? Kung physical lang yung nakikita mo sa kanya, oy, ang gwapo niya, mukha siyang mabango. Ang cute-cute naman itong babaeng ito. Ayan. Kamukha naman siya ni, ano, itong lalaki ito, kamukha ni Piolo, ganyan. Na-attract ka physically. Ayan. Ang laki ng, ang ganda ng mga muscles, ganyan. No? Ang dami niyang abs, no? Ayan, ganyan. So, kung physical yung attraction natin sa kanila, darating yung time na mangingibabaw yung law of gravity. Sabi nga ng isang pastor, law of gravity. Ano ibig sabihin nun? Yung dibdib niya dati mas malaki kaysa sa tiyan, no? Ganun yung mga machong lalaki, no? Darating daw ang time, no? Lalakas yung impluwensya ng gravity sa kanya. So yung malaking dibdib, bababa. Yung tiyan na yung magiging malaki. Yung dibdib, ay hindi na malaki. Yung tiyan na yung malaki. Okay? So yung, ang mangyayari, kung physical lang yung attraction natin sa kanya, baka hihiwalayan na natin siya. Diba? O kaya baka hindi na natin siya gusto. Kaya mas okay ko yung attraction natin ay physical, emotional, spiritual. No? Sa lahat ng aspeto. Okay? Sa lahat ng aspeto. Dahil gusto ng Panginoon, sabi nga dito sa lata, ang mag-asawa ay iisa na. Intimate dapat. Okay, letter C. Sa pamilyang disenyo ng Diyos. No? Ang mag-asawa ay spiritual na magulang. Okay? Sa disenyo ng Panginoon, simula pa, tuwing may tagubili ng Panginoon sa bansang Israel, ang kinakausap niya yung tatay. Tapos yung tatay, kakausapin niya asawa. Yung silang dalawa ngayon, tuturuan nila yung mga anak nila. Ayan, no? Madalas din mababasa natin. Deuteronomy 6:1-9, no? Naalala nyo? Ito yung shinare ko nung nakaraan tungkol sa pamilya. No? Ipasa ang Biblia sa pamilya. Okay? Naalala nyo? Kung gusto nyo balikan, nasa YouTube channel natin. Ngayon, ito, dito, sa mga talatang ito, makikita natin yung utos ng Diyos sa bawat magulang na sila mismo ang magpapasa ng prinsipyo ng Biblia sa kanilang mga anak. So bilang mga mag-asawa, tayo ay mga magulang nila. Hindi lang physical, kundi magulang din nila tayo sa spiritual na aspeto. Okay? Tayo po ang magtuturo, hindi yung Sunday school teacher, hindi yung mga Sunday school videos, no? Kundi tayo mismo po, mga magulang. Ang unang-unang teacher dapat nila tungkol sa mga spiritual na mga bagay. Okay? Kung hindi pa kayo ganito, tandaan nyo, bawat araw ay pagkakataon para makapag-practice tayo. Okay? Na magpursige na maging kagaya nitong model or disenyo ng Panginoon bilang mag-asawa. Okay? Next, paano ito mangyayari? Ayan. Paano ito, Kuya Mark?
nakita natin, no, ang disenyo ng Panginoon bilang mag-asawa ay ito, no? Ang mag-asawa ay permanente. Ang mag-asawa ay intimate dapat at ang mag-asawa ay espiritual na magulang ng kanyang mga anak. Paano ito gagawin? Tingnan natin ano yung mga tips din sa atin ng Panginoon. Una, ang pamilya, si Jesus dapat ang sentro. Okay, bilang pamilya, si Jesus sana ang ating sentro. Sabi po dyan sa larawan, no, makikita nyo, si husband, si wife, merong relasyon. Yan, nasa baba, no? Meron silang relasyon. Pero si husband, meron din siyang direktang relasyon sa Diyos. Si wife, meron din siyang direktang relasyon sa Diyos. Nakikita niyo po ba? Ito, ituro ko ha. Si husband at saka si wife may relasyon. Okay? Pero si husband, dapat meron din siyang direktang relasyon sa Diyos. At saka si wife, may direktang relasyon sa Diyos. Si parents at saka si children, may relasyon. Okay? Tinuturuan ni parents si children tungkol sa Diyos. Okay yun. Pero dapat si children meron siyang sariling relasyon din sa Diyos. At si parents may sarili siya dapat relasyon sa Diyos. Okay, malinaw po yan ha. So, ang Panginoong Jesus ang sentro ng ating pamilya. Paano? Yan ang gawin natin, model. Okay, model lang po yan. No? Pwede natin gayahin. Sabi po sa Efeso 6:1-4, tagubilin sa mga magulang at mga anak. Sabi sa verse 6, ay bakit 1 to 4? Ah, tama, yung capital 6, ay, yung number 6 po yan ay verse 1 yan. Chapter 6 po yan. Sorry po ha. Baka na-confuse kayo. Iayos natin ng konti. Ayan. Sabi po dito, no, Efeso 6, 1 to 4 sa word, sa ating topic na paano. Ayan. Sa Efeso 6, 1 to 4, paano ba? Ayan. Dito sa verse 1, ayan ha, verse 1 po yan, mga anak, sabi po dyan, sundin ninyo ang inyong mga magulang. No? Alang-alang kanino? Sa Panginoon. Sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama't ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Verse 3, ay, dun muna tayo sa mga anak. Sabi po dito, mapapansin natin, no, hinahinay po dyan, mga anak at saka yung alang-alang sa Panginoon. Mapapansin po natin dyan, una, ang ayon sa disiplina ng Panginoon or alang-alang sa Panginoon, lahat ng tagubilin sa mga anak, kagaya nito, no? Lahat ng tagubilin na yan ay naayon sa Panginoon, no? Ibig sabihin, lahat ng ginagawa ng anak sa kanyang magulang, bilang ang Panginoon ay sentro niya, ay naaayon sa Panginoon. Ibig sabihin, ano ba yung sinasabi ng Panginoon sa akin bilang anak, sa aking pagtrato sa mga magulang ko? Yun ang gagawin ko. Yun yung sinasabi dyan, no? Sundin mo ang iyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon. Ibig sabihin, sa pagsunod ko ba sa magulang ko, nabibigyan ko ng kaluguran or papuri ang Panginoon, luwalhati ang Panginoon. Yung iba kasing magulang, siyempre, hindi naman perfect ang ating mga magulang. Yung ibang magulang ay masama. Alimbawa, yung ibang magulang ay gagawing runner nila ng drugs ang kanilang mga anak. Di ba? Ayan na, yan ang magkakatalo. Sabi dito, alang-alang sa Panginoon. Sa gagawin ko bang pagsunod sa aking magulang, mapapapurihan ko ang Diyos. Ayan, di ba? So yun yung tagubilin sa mga anak. So alang-alang sa Panginoon. Ganun din sa mga magulang. Maging maganda at mahaba ang inyong buhay, sabi yan sa mga anak. Sabi dito sa verse 4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Ano naman ibig sabihin nun? Ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Lahat ng tagubilin sa atin bilang mga magulang naman ay isinasaalang-alang natin. Ano ba yung disiplina na gusto ng Panginoon? Halimbawa, sabi dito, huwag ibuyo sa paghihimagsik. Excuse me. Pag dinidisiplina ba natin ang ating mga anak, sinisigawan natin sila lagi. Sabi nito, huwag daw. Kasi maghihimagsik sila. Ang disiplina ng Panginoon, babasahin natin yung buong prinsipyo sa Bible. Marami din tinuturo ang Panginoon. No? Yung naka-highlight po dyan, ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Tignan niyo yung Bible natin. Andyan po yung disiplina at aral ng Panginoon. No? Kompleto ang Bible. Tungkol sa pagdidisiplina sa anak, maraming mga verses. Okay?
So, sa pagdidisiplina rin sa mga anak, nakadepende tayo sa Bible. Okay? So, yan yung pagiging sentro natin, si Jesus. Para daw maging sentro natin si Jesus, edi sundin natin itong mga prinsipyo na sinabi ng Panginoon. At paano pa? Letter B, pamilya, ibigin ang Diyos. Una kasi, ang pamilya, si Jesus ang sentro. Dito naman, ibigin ang Diyos at kapamilya. Dito naman, ano mapapansin natin dito? Ibigin ang Diyos at ang kapamilya. Sabi dito, Marcos 12, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa, buong mong pag-iisip, buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na ihigit pa sa mga ito. Ibig sabihin, yung pagmamahal ba natin sa Diyos, ay ganun na lang. Mahalin din natin ang ating pamilya. Okay? Kung paano daw natin iniibig ang Diyos or ang ating sarili, mahalin, ganun din natin mahalin ang ating kapwa. At pinataas nga ni Jesus yung standard na to, no? May sinabi sa mga sa ibang mga talata, ang pagmamahal sa kapwa ay kagaya ng pagmamahal ng Panginoong Jesus sa church. Ibinigay niya ang kanyang sariling buhay para sa kanyang church. Diba? So ganun, no? Mahalin natin ang Panginoon, mahalin natin ang kapwa. Pamilya, masunurin sa Diyos. Sabi dito, kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maituturing na isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato, si Jesus yung bato. Umulan ng malakas, bumaha, binagyo ng malakas. Ang bahay na iyon, ngunit hindi nag-iba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang Panginoong Jesus kasi yung bato. Okay? So dito, ang Panginoong Jesus sa ating pong pamilya, para daw magaya natin yung disenyo ng Panginoon. Yung model ng Panginoon na pamilya, maging masunurin tayo sa Diyos. Read your Bible, pray every day. Okay? Sundin natin ano yung mga prinsipyo dyan. Kung nakikinig lang tayo at lumalabas sa kamilang kabilang tenga, hindi daw yan. Makinig daw tayo at isagawa natin. Yun yung prinsipyo tungkol sa pagtrato sa Biblia. Okay? Tuwing nakikinig tayo ng mga aral ng tungkol sa Biblia, i-apply natin. Yun yung tamang response. Letter D hanggang letter F, sabi dito, dito tayo magwawakas. Pamilya, gayahin si Jesus. Pamilya, ginagabayan ng banal na Espiritu. Yung una, gagayahin natin si Jesus. Sabi nga dito sa 1 Corinthians 11:1, tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Di ba? Dito naman sa pamilya, ginagabayan ng banal na Espiritu. Galatia 5:22-23, naalala nyo? Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Yan. So, tignan natin yung bunga ba na yan nakikita sa atin. No? E di, magpatulong tayo sa Espiritu, banal na Espiritu, para maitanim yan sa ating buhay. No? Sa ating bawat pamumuhay sa bawat araw. Okay. Filipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sabi naman dito, pananalangin, no? Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso, pag-iisip dahil sa inyong pag-isa kay Kristo. Okay, so dito, nananalangin ang sama-sama. Bilang pamilya, patuloy na makita nawa ng Panginoon tayo na nananalangin. Every morning or every night, every meal, yan, ganyan, no? Sama-samang nananalangin. So ito yung mga tips sa atin ng Panginoon tungkol sa paano daw tayo gagaya dun sa model na family na sinabi niya. Ngayon, actually, gusto ko sana mag-breakout ano tayo, kaya lang, wala nang oras. Sa susunod na lang. Okay, sa next ay gumabigyan tayo ng pagkakato. So dito po ay nais kong balikan natin yung binasa ng kapatid na Ken kanina. Genesis 2:21-24. Kaya pinatulog ng Panginoon Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang na ito at pinaghilom. Ang tadyang na iyo'y ginawa niya isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko. Tapos verse 24, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ina at sasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. So ang basic sa
sa pamilya, kasi ang basic unit ng family ay ang basic unit ng ating society ay ang ating pamilya, di ba? Ngayon naman, ang basic unit ng pamilya naman ay mag-asawa. Okay? So yan. Yang sinasabi diyan na prinsipyo ng Panginoon dito sa ating binasa, no? Ang basic unit naman ng pamilya ay ang mag-asawa. Kaya alagaan po natin, unang-una alagaan natin yung ating relasyon sa ating asawa, no? Kasi it follows, eh, no? Yung relasyon natin sa ating asawa sa physical man, sa emotion man, o sa spiritual man. Alin dito yung medyo nangangailangan ba tayo? Yan. Ngayon, meron lang akong gustong iwang tanong sa inyo. Yan. Dito sa ating mga napag-aralan, no? Nakita natin na merong disenyo, magandang disenyo ang Panginoon tungkol sa pamilya. Yan. May magandang disenyo ang Panginoon sa ating pamilya. Ngayon, ang tanong ko, dito sa disenyong ito ng Panginoon, alin dito? Yan. Alin dito sa mga sa disenyo ng Panginoon dito, ha? Alin dito ang masasabi natin na medyo nangangailangan. Yan. Nangangailangan tayo ng improvements pa. Yan. Meron ba dito sa mga prinsipyo ng Panginoon dito na nangangailangan tayo ng improvements? Pwede nyo bang isulat? Yan. Isulat sa inyong papel o sa inyong cellphone. Yan. Sulat nyo po, alin dito sa mga prinsipyo? Okay, balikan natin sa slide. Dito kasi, sabi dito sa una, yung disenyo ng Panginoon, di ba? Ang disenyo ng Panginoon ay ang pamilya ay permanente. Di ba? Ang pamilya ay permanente. Ano pa? Ang pamilya ay ang mag-asawa ay permanente. Sorry. Letter B ay ang mag-asawa ay intimate dapat. Okay? Diba? Nakailangan kayo ng improvement dito. No? Intimate ba? Hindi ba kayo masyadong intimate? Oh, ito. Ang mag-asawa ay spiritual na magulang. Sa tatlong prinsipyo na yan. Okay? Diyan po sa tatlong prinsipyo na yan. Alin diyan ang mga parang nangangailangan ka ng improvements. Kung ikaw ay single. Okay? Kung ikaw ay single. Yan. Pili ka nilang sa mga prinsipyo ng Panginoon kung ikaw ay mag-aasawa. Yan. Tapos na nakikita mo sa iyong sarili. Sa mga itinuro sa iyo ng Panginoon, alin dyan yung mga prinsipyo na parang medyo kulang pa ako dito. Alin dyan yung medyo may needs improvement ka pa. Ngayon, kung napili mo na, sa tatlo yan, napili nyo na po. Ano ang gagawin mo? Ngayong linggo. Okay? Ngayong linggo. Para mag-improve. Isama ko sa slide ko yung ano. Okay, isa-isahin natin ulit, ha. Sorry po, ha. Wait, isasama ko na lang sa slide ko. Ang una kasi, sabi dito, ang pamilyang disenyo ng Panginoon ay permanente. No? Ang mag-asawa ay permanente. No? Yung letter A, di ba? Permanente. Tapos, yung pangalawa, ang mag-asawa, ay, ang pamilyang disenyo ng Panginoon ay ito, makikita natin dyan. Oh. Ay, sorry, hindi pa pala na-splash. Ang mag-asawa ay intimate dapat. Sabi doon sa pangalawa, ang mag-asawa dapat intimate. Hindi lang po yan physical. Ah. Intimate sa physical, sa emotional, intellect, sa spiritual. No? At yung pangatlo, siya nakikita nyo, mag-asawa ay spiritual na magulang ng kanyang mga anak. So dyan po sa mga pagpipilian yan. Okay? Assignment ko po sa inyo. Hindi na tayo magbe-breakout room. Ipapa-assignment ko na lang sa inyo. Dito po sa tatlong yan. No? Pa-flash ko po. Sorry. Para makita natin yung buo.
Ayan, para makita niyo na lang ito, ito. Flash ko na lang po. Ah. Uy, sorry po. Ayan, ayan. Nakita niyo po? Parang hindi maayos ah. Ayan, kita po ba? Kita ba, Ate Jane? Malinaw ba? Ayan natin. Okay. Dito sa mga prinsipyo ito, mag-asawa ay permanente, mag-asawa ay intimate dapat, mag-asawa ay mga spiritual na magulang. Alin dito ang nangangailangan tayo ng improvements? Ayan. Ano ang gagawin mo ngayong linggo para mag-improve ka? Anong gagawin mo para mag-improve ka sa part na iyon? Okay, tayo po ay pasalamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Pwede natin itong assignment na. Let's pray mga kapatid. Salamat Panginoon dahil napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po dahil ikaw ay mayroong dakilang plano po sa basic unit ng society. Walang iba kundi ang pamilya. Kaya Panginoon, patuloy na ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming kanya-kanyang pamilya na magaya po namin yung disenyo mo tungkol sa aming buhay pamilya. Na kami nga po bilang mag-asawa ay permanente. Na kami bilang mag-asawa ay intimate dapat. At bilang mag-asawa ay kami ay spiritual na magulang ng aming mga anak. Panginoon, simula pa lang ito. Actually, napaka-basic po nito sa aming mga pinag-aaralan sa inyong salita. Kaya Panginoon, baka mayroong part dito na nagkukulang kami. Banal na Espiritu, hinahayaan ka po namin na kumilos po at pangunahan po kami. Kasi hindi namin kaya ito ng sa sarili lang namin. Banal na Espiritu, bigyan niyo po kami ng lakas, katalinuhan, kakayanan, at kasipagan pa sa pag-aaral ng inyong salita. Makita namin yung mga prinsipyo mo. Bukod dito ay mga iba pang prinsipyo mo sa iyong modelong pamilya, modelong tahanan. Panginoon, pangunahan niyo kami. Napangalagaan namin ang ipinagkatiwala mong pamilya sa amin. At gabayan niyo kami, Panginoon, na sa bawat araw ay mag-improve kami. Na sa bawat araw, Panginoon, ay makita niyo kami, Panginoon, na patuloy na lumalago. Hindi kami nananatili sa level na kung ano kami dati, kung ano kami kahapon. Kundi sa bawat araw, Panginoon, ang dalangin po namin ay makita niyo na nag-improve kami. Panginoon, pakigabayan niyo po kami, ang bawat pamilya po na nakasama ko dito sa Zoom o sa mga manunood man ng video na ito, Panginoon, i-bless niyo po sila. At pagkalooban ng kakayahan para mamuhay bilang pamilya ayon sa inyong disenyo, ayon sa inyong modelo, Panginoon, na pamilya. Panginoon, pinupuri ka namin at patuloy ka namin na pinaparangalan, pinapasalamatan, Panginoon, sa hapon na ito at ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na mapapurihan. Maraming maraming salamat po at Panginoon, ipinagkakatiwala ko po sa inyo ang bawat pamilya, bawat individual na nakasama ko sa Zoom na ito ay ikaw po ang patuloy na magpatuloy po sa amin sa panibagong linggo na ito na aming kakaharapin. Gabayan niyo po kami, Panginoon, at ikaw mapapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. So dito, gusto ko lang ipaalala po sa inyo mga kapatid bago ko ipasa kay Ken. No? Tandaan po natin itong tatlong bagay na ito. Baka kasi ma-discourage kayo along the way. No? Una, ang ating spiritual na buhay, lalo na sa ating pamilya, ay tayo ay nasa isang journey. No? Tayo ay nasa paglalakbay. Sasamahan tayo ni Lord sa ating journey na ito. Pangalawa, nasa progress tayo. Progress. Tayo hindi perfect. No? Hindi naman tayo perfect agad kahit na narinig na natin ito paulit-ulit. Araw-araw ay binabago tayo ng Panginoon. Kaya, tandaan natin, no? Magpatuloy lang tayo. At sabi nga sa bandang huli, practice. Actually, hindi naman practice makes perfect. No? Practice gives improvement. Ayan, no? Practice makes you better.
Ayan, no? Kaya i-practice natin. Kailangan natin i-practice yung mga natutunan natin araw-araw, ipakita sa buhay. Okay po ba mga kapatid? God bless everyone.